Hello, what's up sa inyo mga ka-major? So another vlog for today na naman tayo, no? So we have the derivation naman of potential energy equation. So alam kong ready na kayo. So let's do this. So ang original formula for the potential energy ay this one. So we have here PE is equal to M times G times H. Okay, napaka-basic, no? Multiplication lang, no? So, where PE stands for potential energy, ang unit po ng PE ay joules or simply capital J. Ang kanyang unit, no? Then, M stands for mass. Ang unit po ng mass ay kilogram. Then, ang G ay acceleration due to gravity with a constant value of 9.8 meter per second squared. And then, ang ating pong H stands for height. Ang unit po ng H or ang height ay meter or M. Okay, so tandaan nyo yung mga unit na yan ay yung nagiging, magiging clue nyo sa mga word problem in solving potential energy. In able to solve for potential energy, no, just for example, ang unknown ay ang potential energy, we simply use the formula of PE is equals to mass times G times height. O ito po, no, we have PE, okay, for potential energy, siya yung nawawala. Pero paano naman kung ang unknown ay ang mass? Okay, if we talk about the mass, this is the amount of matter within the object. This is the unknown. Ito yung pinapahanap sa inyo sa word problem. So, paano mo siya madederive using this equation para masolve mo si mass? Okay, so let me show you the triangle method. So, let's draw a triangle here. Okay, mag-draw ka ng triangle sa papel. Then, hatiin sa gitna. Yung PE nasa ibabaw. Okay, then we have here the variable of M, G, and H. So, yung bandang ilalim, hatiin mo sa tatlo. Okay, so dito si M, dito si G, then dito si H. Now, to get the equation for mass, ang gagawin mo, cover mo to si M. Okay, dahil siyang kailangan mo, siya yung katabi ng equal sign. So, we have here, tingin po dito sa loob ng kahon. Okay, so yan. So, we have here M is equal to. Okay, again, kinover mo si M. Then, tingin ka sa taas, we have PE over GH. Itong guhit na to means over. So, G times H. So, bali magiging ganitong itsura niya. Okay, M is equal to PE, nasa ibabaw si PE, or the potential energy, then over G, or the acceleration due to gravity times height. Okay, so ayan na po yung iyong formula in solving the mass. Okay po, so we have here M is equal to PE over G times H. Okay po. Ito po yung formula nyo in solving the mass. Ito po yung formula nyo in getting the potential energy naman. Okay po? Now po, paano naman kapag ang unknown sa ating word problem ay ang height? Okay, taas. Height is the unknown o nawawala. So, let's do again the triangle method. Just for example, ito lang ang inyong natatandaan na equation or formula for potential energy. So, paano natin magagamit yan to derive the formula in solving height? So, let's draw a triangle again. Okay. Then, hatin sa gitna. Isulat natin yung unang variable, which is yung PE. Then, hatiin natin sa tatlo. Kasi tatlo yung sumunod na variable, which is the M, the G, and the H. Okay, so tingin po ulit sa loob ng kahon. So, ito po siya, no? So, ang kailangan mo dito ay height. So, cover si height. Height is katabi ng equal sign. So, height is equal to, okay, ano yung ibabaw? We have here the PE. Okay, ano yung naiwan? Okay, we have here
mng. So, meaning to say, we need to multiply mass sa acceleration due to gravity. Okay, then tiyanan, ayan ang ating formula in solving the height. Okay po, so height is equal to PE over M times G. Okay po, so again, the formula in solving potential energy is this one. We have PE is equal to mass times acceleration due to gravity times height. Pag nawawala naman si mass, ang ating formula ay mass is equal to PE over G times H. Okay, ang nawawala natin yan ay mass po ha, mass. Okay, mass. Pagtsagaan nyo na yung sulat ko, mass. Okay, then, pag nawawala naman ay height, ito ang ating formula. Okay? So, bakit hindi na kailangang hanapin dito? Kung mapapansin nyo, no, bakit hindi na kailangang hanapin si gravity? Okay, si gravity po ay constant. Hindi po nagbabago basta kayo ay nasa loob ng Earth or within the surface of the Earth. So, hindi na po natin siya kailangan hanapin kasi always present naman yan. Okay po? So, that's it mga ka-major. Thank you for watching and see you again sa ating next vlog. Thank you, thank you. Don't forget to like and subscribe.